Hello, good morning everyone. I'm Edsel Flores, founder of Team Rockstar. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano kayo makakaprospect through Facebook nang walang, na hindi ka nagbabayad ng ads. So ang tawag dito is pre-ads. May tinatawag tayo na pre-ads at paid ads. Yung paid ads, yung tao ang lumalapit sa'yo. Tapos yung pre-ads, ikaw naman ang nag-a-approach sa tao. So ngayon, kaya naman na yung iba, nahihirapan kasi hindi nila alam yung tamang approach. Kasi madalas yung approach is kumusta, di ba? Paano kaya kung ituturo ko sa inyo yung mga effective na scripts na nagamit namin para makakuha ng maraming direct sa Facebook? So, ito para ito din sa mga OFW, mga hindi walang day off, 'di ba? Tapos sa mga gusto lang gawin 'yung negosyo online. So, ito, magagawa niyo po itong negosyo na 'to at makaka-prospect po kayo. Okay, so natawag po itong training na Master or Massive Facebook Online Prospecting. So, simulan na natin. So, una, master prospect list. So, ngayon, lahat ng Facebook friends mo po, isulat mo or medyo marami po yan. Siyempre, kaya kung marunong kayo mag-Excel, mag-Excel na lang po kayo. So, ang gawin nyo po is, lahat ng Facebook friends nyo po is, sample, name, ilagay nyo doon sa Excel, lahat. Yun po muna una nyo gawin. Pero kung nakita nyo naman na member na siya ng N-World, wag nyo na po siyang ilagay doon. Okay? So, ayan. So, kung dapat, ang goal natin is, magkaroon po kayo ng 5,000 friends. Kasi yun yung po yung maximum na pwede nyo pong maging kaibigan sa Facebook. So ngayon, dapat maganda rin, quality rin. Okay? Kasi aandit mo ang maraming kaibigan kung hindi naman siya quality. Sabi nga, kahit anong ganda na pinapakita mo, kung yung nakakakita is hindi tamang tao para sa negosyo mo, wala rin yun. Okay? Ngayon, ang goal natin is paramihin yung Facebook friends mo. Di ba? So, ayan, sabi nga, to increase your leads or quality prospect like pages related to business or how to manage money. So, ngayon, ilike mo itong mga pages na ito. Kung gusto mong dumami yung friends mo na quality, na pwede na magkaroon ng interest sa negosyo. Okay? So, una, si Chinkitan, Peso Sense, kay Bo Sanchez, Francis Kong. Ayan, so maraming mga tao na naghahanap ng negosyo, nagtatanong anong magandang negosyo, paano mag-handle ng pera. So, mga open-minded sa business saka sa income. So, ayan, so, advice ko sa iyo, i-like nyo po yung pages na yan. Okay? Then, manood ka ng mga Facebook Live nila at basahin mo yung mga nagko-comments doon. May mga nagsasabi doon na may mga OFW, may mga, yun nga, na may mga hugot sa buhay, gusto makaahon sa kahirapan. Yung mga taong hindi mo na kailangan i-mindset pa na kailangan nila itong negosyo na to. Diba? Take note, pag mag-a-add kayo everyday, to be safe, 10 lang, 10 people. Ayan, para hindi ka i-block ni Facebook. Ayan. Usually sila yung mga nagko-comment ng watching from Saudi or any country. Di ba? Or paano ba, ano bang maganda negosyo sa panahon ngayon? Mga ganun. So, i-add mo yung mga tao na yun. Okay? Then, so, how to invite, how to approach. So, ito na nga po yan. Script number one. Sample, dapat naisulat mo na yan. Lahat ng Facebook friends mo, saka ka magsimula. After, ito yung script number one.
Hello, I know busy ka. Gusto ko lang mag-take ng chance to reach you out. May gusto lang ako i-ask. I hope you don't mind. Diba? So magandang approach yun. Kasi syempre maku-curious yun. Diba? Guys, take note. Mas sumasagot ang mga OFW kapag Tagalog o Taglish. Diba? Rest taker ang mga OFW at madalas opens opportunity. Based on statistics, especially Enworld, pinaka-top producer ng top 1 to 3 ay galing sa mga OFW. Diba? So, usually, ang mga sagot niya is, okay, ano yun? Diba? So, ayan po. Usually, based sa experience ko at saka sa mga leaders ko na nag-apply po niya. So, ito po yung second script. Script number 2. I'm wondering if open ka mag-business with Enworld as another source of income. You can do it online through Facebook kahit nasa bahay ka lang na may internet gamit ang laptop o cellphone mo. So, ayan, makikita mo. Then, attach mo yung link ng mga success story, ng mga Enworld, kasama yung mga picture ng mga OFW, mga kumikita. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong i-attach. Yung iba naman ang ginagawa is yung teaser lang, yung video ng Enworld. Yung iba naman products, it's up to you po. Basta ito po yung script number 2 na effective. Nasa sa inyo na kung ano yung gusto mong i-attach. Based lang sa akin po is ito po yung mas effective. Di ba po? Pero yes, possible na may mas effective din sa'yo. Kaya dapat pwede ka rin mag-trial and error. Pero for me, yung script, okay na yan. Di ba? Then, pwedeng isagot niya, paano mag-join sa Enworld? Di ba? So, script number 3 is, pasa mo yung, pass the link of short NBO video or the link of paano pumasok at kumita sa Enworld. Watch this free video. Ayan, nakikita nyo naman doon sa chat na, ayan, how can I start this business? Nakikita nyo yung pangalan, so huwag nyo na yung message, guys. Ah. So, ayan, nakalagay dyan sa sagot ko is, paano kumita at pumasok sa Enworld? Watch this short video. Okay? Then, after watching the video, pwede mo na ipasa yung script number 4. Guys, take note. Sa lahat ng sasagot, lagyan nyo yung check. Mamaya, papakita ko po sa inyo kung paano yung pag-organize dun sa Excel. Okay? So, ibig sabihin, sumagot o hindi, papasa mo yung script number 2, 3, 4. Pero, unahin mo lang yung mga sumagot, syempre. Okay? Then, after, pasa mo na to. And, kung alam mo na paano sumali at kumita, ito naman ang strategy paano mo magagawa ang negosyo kahit madalas nasa bahay ka lang or nasa ibang bansa ka. Ayan, so pwede mo na ipasa yan. Ang laman ng video na yan is yung mga proseso na pwedeng, paano niya magagawa nga naman kung hindi siya nakakapagbahay-bahay, di ba? So, at paano mangyayari, saan ipapadala yung pera, paano yung cheque, paano yung commission nila, paano ipapadala yung products, saan magpapa-ID. So, andyan lahat sa video na yan. So, para nakita nila, wow, may sistema yung team nila. So, mag-join ako, through Facebook lang, pwede na tumakbo yung negosyo ko. So, ayan. So, malinaw po. So, sana po, natutunan po kayo. Ayan. So, pangatlo is ABC rule. Dapat magaling din po kayo dito sa ABC rule kasi marami po nagiging successful dahil magaling po dito. Ano po ba ang ABC rule? ABC rule po is, ayan. So, bago ko po yan, ituloy, bigyan ko po kayo ng idea. Yung A po is advisor or yung mentor mo. Ayan, yung B is bridge. So, ikaw po yan. Client, yan po yung prospect. So, dapat magaling kang magturo o magaling kang mag-build up ng mentor mo, lalo na kung hindi ka pa masyadong kumikita. Diba? Trabaho mo na ma-build up si upline mentor mo sa prospect mo, lalo na sila may malaking resulta, para kahit simple lang ang linya na bibitawan ng upline mentor mo, magkaka-interest na ang prospect mo.
Like for example, yung ganito kasimpleng bitaw ng upline mo. Nice to see you po. Pagtulungan po natin ang N-World para kumita ka rin ng extra at makuha mo rin ang mga pangarap mo. Diba? So, yan yung iano niya sa group chat pag pinakilala mo na siya. Sa ano po yan? Sa pangalawa po yan. Kung nagsisimula ka pa lang, dapat marami kang files ng iba't ibang profession na kumikita sa N-World. Dahil yun ang ipapasa mo. I-build mo yung mentor or uplines mo. Pwede nyo rin akong isali. Sabihin mo sa kanya, nagsimula ka rin at may nag-guide sa'yo, kaya ka kumita na extra. You can say na papakilala mo yung mentor mo sa prospect mo. Ayan. Yun nga, gagawa ka ng group chat, tatlo kayo, ikaw, prospect mo at mentor mo. Doon niya bibitawan yung matinding linya niya. Diba? Yung nice to see you, pagtulungan po, isa ako sa tutulong na makuha yung pangarap mo at kumita na extra. Diba? Take note, wag mong ilalagay yung resulta ng mentor sa group chat nyo. Dapat diretso mo sa personal inbox niya para di naman magmukhang niyayabangan siya. Okay? Then, follow up. Number 4, ito yung, dito nagpipiin yung mga tao. Diba? Sa follow up. So, ito na, papakita ko na sa inyo yung sample Excel na ginawa ko na pwede nyo rin gayahin. Ayan. Sigurado sa dami ng friends mo, imposible na walang magka-interest sa business. Pero normal lang na di agad sila magde-decide, kaya mahalaga ang follow-up. At dapat doon sa master prospect list mo ay vacant sa tapat ng FB name para doon mo ilalagay ang remarks. Kailan ba siya nagsabi na mag-join or uuwi ba ng Pinas para makipagkita, para malista mo kailan or re-refer ba siya? Diba? So, ayan ang sample ng Excel ko. So, ayan, nandiyan yung mga pangalan nila. Ako, nilagay ko yung link. Kayo, nasa sa inyo kung lalagay nyo o hindi yung link. Bakit ko nilagay yung link dyan? Kasi minsan, nag-change name sila. So, ngayon, kung isa-search mo na yung pangalan nila, hindi mo na sila masa-search. Diba? So, nasa sa inyo kung pwede nyong ilagay yung link, pwedeng hindi. Pero yun yung reason bakit nilagay ko yung link, para kahit magpalit sila ng name, masa-search ko pa rin sila. Kasi andyan yung link. Dapat, yan, kung makikita nyo, script 1, lahat, sumagot sila. Yung may check, ibig sabihin, sumagot. Diba? So may check, biruin mo lahat na sumagot nung script 1. Tapos nung script 2, yung iba, hindi na sumagot. Pero, may mga sumagot pa rin. Then, script 3. Diba? Then, script 4. Diba? So, tapos, makikita nyo yung remarks. Guys, kaya, kumbaga kailangan ilista lahat para ma-filter nyo. Diba? Malay mo, dyan nyo na makuha yung mga alas nyo. Mga alas o mga agila nyo. Pero bago yun, kailangan ikaw muna yung agila. Diba? So, yan, makikita nyo sa... Ito, example lang to, pero ang dami niyan. Ako kasi is nasa ilang libo. Ilang libo yung prospect Facebook name ko. Tinatawag nga siyang Massive Prospecting. Di ba? So, already member of Inglobal, so na yun, nalalaman ko. So, interested. So, nagsiset ng appointment. Diba? So, ngayon, pag nakita ko yung remarks, so, pag wala akong ginagawa, so, iset ko sila ng appointment. And may nasendan, already N-World distributor. And meron naman, interested. Yeah, sa Saudi. Meron naman, not interested. And, yung isa naman, is pag-aaralan pa. Need to follow up. So, yung mga blank, ibig sabihin, no response. Which is, okay lang po yun. Kasi at least, napipilter mo, di ba? Pwede yung sabihin natin, balikan ko sila after 1 year, di ba? Malay mo, sumagot na sila. Malay mo, kailangan na nila yung negosyo. Malay mo, open na sila sa business kasi nakita nila yung hirap ng magtrabaho. Nang sakto lang yung sahod, di ba? So, kaya yun yung kahalagahan, bakit kailangan mong ilista? Bakit kailangan nakaganya? Hindi
'Di ba? Imagine mo kung tinitignan-tignan mo lang 'yan sa Facebook friends. Ang hirap kaya mag-scroll down, scroll up. 'Di ba? May mga tao din kasi na isang tap mo lang, naghihintay lang na itap. Kumbaga na kumustahin or alukin mo ng business, pero interesado pala sila. Kumbaga sa kung ako, example, ako yung tao na once kung sino yung mag-invite sa akin, mag-join ako, 'di ba? Hintayin ko lang na itap nila ako. May mga ganun tao, 'di ba? Ayan. So number 5 plus is how to handle objection. So bago yung rejection, how to handle objection, guys, take note. Objection, kailangan mas maganda may objection. Kasi pag wala objection, hindi yan interesado, 'di ba? Kaya may objection 'yan, kailangan lang na mas malinaw natin sa isip nila yung mga tanong sa isip nila, 'di ba? Kaya guys, tip ko sa inyo, hingin niyo sa mga appliance niyo yung ebook na Objection Crusher. Andun lahat yung mga common objection at andun din yung mga common na sagot doon sa mga objection. 'Di ba? So Objection Crusher. Hingin niyo, download niyo hangga't maaari, ipaprint niyo para mas maganda. Okay? And how to handle rejection? Simple lang, SW, ito lang tatandaan nyo, SW3 next, some will join, some will not, so what? Next. Diba? So, sana marami kayong natutunan. Sabi nga, hindi gagana to kung hindi natin i-apply. Guys, maswerte na po kayo. Maswerte na po tayo, lalo na yung mga inactive before, lalo na yung mga hindi masyado makatodo. Guys, ito na yung pagkakataon natin. Massive prospecting po. Ang training na to, exclusive po sa team po natin. Kaya guys, ito, isa-save ko to sa Vimeo and nalagyan ko ng password para hindi basta-basta mag-leak. Again, sana may marami kayo natutunan and I'm sure marami kayo natutunan. Kailangan nyo lang is i-apply. Okay? So, I'm Edsel Flores and well, all the way to God be the glory.